alam niyo ba, believe talaga ako kay Vice. Kasi pangalan pa lang niya, bine-brainwash na tayong lahat. Pag nakita mo na kaagad, iisipin mo maganda siya. Pero talagang tama nga yung sinasabi nila na you don't expect the best. You just expect the worst. Kasi pagbasa mo, mukha, Vice ganda. Ay, bakit ganun? Self-proclaimed. Self-proclaimed. Ay, si Vice, gandang-ganda sa sarili niya, lalong-lalo na kapag may 400 layers na siya ng makeup sa mukha niya. Alam niyo ba na si Vice, ha? Pag yan, nag-makeup, hindi po foundation ang ginagamit. Ang ginagamit po dyan, masilya at simento. So ano ang tawag mo sa makeup artist ko? Construction worker? Ayun na nga, Vice. Kaya naman ngayong birthday, ibibida namin ang yung mga naging itsura noon pa man. Yan na! Makikita po natin ngayon ang evolution of man na pinatunayan mismo ni Charles Darwin. Ito yung mga ano, yung 10-year challenge. Simulan na natin yan. Dahil noong pa, bago pa siya naging vice ganda, siya po ay naging vice pogi. So, ito po ang pruweba. Ebidensya. Ayan. Hiyang-hiya ang buhok sa'yo ni Daniel Padilla noon. Uy, ano yan? Kailan yan? Kailan yan? Ano yan? At sino ang kasama mo dyan? Ano yan? Siguro parang mga first year college. Siyempre, pag first year college, ang daming nagdedibong classmate. Siguro... Debo yung classmate ko. Kinuha kang escort? Hindi, 18 roses. Siguro, nung tayo na yung sikat pa si Joe Mapa, tinry yung gayaan yung buhok niya. Oh, Eric Proctuso. Ano, yung... Robbins! Robbins! So, eto na. Okay, matatua, next. Matatua, di ba? Hindi pa siya natatapos yan. Meron pang ikatutuwa tayong lahat. Nagka-chance ka namang nagpaganda, kaya naman tinodo mo. Okay. So, ito yung mga unang panahon pa na feeling mo, gandang-ganda ka sa sarili mo. Meron din kami niyan. Mga panahon ng 1962. Oy, ako pa rin mukha mo. 1976 ako pinanganak. Ito. Ang okay. Next picture natin na nagmamaganda siya. Nagpamin. Kasalanan niya ni OG Diaz. Si Moises. Kasi long hair ako, tapos nag-TTV na ako. Yan yung palabas mo, teleserye mo. Magyang sino ka man. Sabi ni OG Diaz, walang sumisikat na baklang pa girl. From long hair, ganyan, ang sama-sama talaga. Nagmukha akong target ng Pidea. Tsaka bakit ganyan yung ngipin mo dyan? Parang bago i-veneers, kikikilin muna. Parang pakata ka ng baby shark niya. Hindi, poging-pogi. Pero ang posing, nakakagat sa daliri. Siya pala original na dala, ano, binatang Pilipino. Baga Birde, Pasi. Ay, diba? Sikat dati yung Baga Birde. Pag nag-show ka doon, may sinasabi ka na. Tignan mo naman ang ticket price na niyan, 350. Ngayon, magkano na, diba? Oh, diba? So, eto na. Hindi lang po natural beauty ang panlaban ni Vice. Dahil pagdating po din sa fashion, nako, bago pa magkaroon ng maymay, meron ng Vice ganda yan. Eto po ang pruweba. Ay! Ano yan, Vice? Maganda yung dati, DJ. Uso yung ganyang makeup dati. Patawarin mo ako talaga. Nilihim ko sa inyo mga kaibigan ko na ganyan ako talaga. Patawarin nyo. Vice, play para mo! Mas matanda ka pa dyan kesa. Punta ba yung suot mo, punda? At saka ba't ganyan? Yung mukha, parang namatay na yung bakla. Parang, oo, parang, tingnan mo yung makeup, yung parang nag-deteriorate na talaga. Parang namatay parang na siya. Parang maagahang nabulok dyan, ano? Ay, sobrang dito kailangan mo ng formalin. Hindi, kung panahon na hindi pa nadidiscover ni Vice ang formalin, ngayon, ito na. Tsaka yan yung usong-uso yung makeup na kailangan may shimmer sa mata. O, maputi yung ilalim, pang ganon. Pang-eyebox talaga. Ito naman! Actually, kaya naman nung dati tinanong ako, masasabi ko talaga, ibang level ang ganda ni Vice. Okay. Kasi nga, momodelin. Si yes. Momo Model. Gusto niyong makita? Momo? Gusto niyong makita? Lagi ako may pruweba. Hindi pa pwede sa korte ng walang pruweba. Okay, ebidensya! Ang ebidensya. Oh, dating si Vice, ang trabaho niya ay kabayo ng plancha. Uso yung ganyang post dati talaga. Uso yung ganyan. Yung nakatalikod ka muna, tapos bibigyan ka ng ano, ng signal ng photographer. Look at the camera. Kailan kaya uuso yung mukha mo? Ito naman ay Vice's career. Yes, career. Yan ang babalikan natin. Ang mga pinagmulan. Yes, DJ, go! Yes, Vice, siyempre lahat nagawa mo na. Diba, napakatagal mo na. Sumayaw ka na, kumanta ka na, umarte ka na, nag-endorso ka na, naging cover ka na ng isang magazine na hindi ko malamang kung ano bang nainom ng mga... Bakit hindi mo ko support? At saka lahat ng pelikula mo ay blockbuster. Hindi ba? Yes! Isa lang naman ang tanong ko sa'yo.
Kailan ka titigil? Bakit? Ito nakakairita na din kasi paminsan. Sobra. Ayan, nahataw ka tuloy. Ba't ako may hampas ka? Eh, pero siyempre, sa mula sa pagiging reyna mo ng comedy bar, eh, pinasok mo rin ang industriya ng showbiz, hindi ba? At gusto mo, at pinatunayan mo sa lahat na kaya mo makipagsabayan sa mga veteranong aktor, yes, at mga aktres. Kasi patungo ka na sinasabi, hindi ka tulad mo. Hindi, pero dahil doon gusto ko sanang balikan yung mga eksena mo na yun. Ay! Oh my gosh, parang alam ko yun. Oh, kung saan nagsimula nga ba ang showbiz career ni Vice Ganda. Tama ka dyan, DJ. Ay, hindi ito inabot ang YouTube. Walang traces. Okay, balikan natin. Ngayon babalikan please natin. First entry. Pasok! Uy, 1999! Bakit? Grabe! Ano ba ito? Shooting ba na ano to? Scooby-Doo ba to, Vice? Bakit nakasama yung catering? Ba't nakasama yung catering sa eksena? Ay, si Vice pala yan. Patawarin niyo ako talaga. Ito, susunod, Vice. Vice, Vilma Santos, yo. Vilma Santos. Oh, yeah. Oh. Vilma Santos. Paano mo nagawang babuyin si Vilma Santos? Hoy, totoo. Yun na excited ako dyan. Pinababuy sa akin si, ano, si Ate V. Oh. Tawang-tawa sa'yo si Ate V dyan, naalala mo. Oo, dyan ako na-discover nila Inang. Oh, oh. Sa New York yan, In My Life. Tapos ang role ko, isa ako sa mga best friends ni John Lloyd at saka ni Luis na mga grupo best kami ng mga bakla. Oh. Tapos excited ng yan, diyan yung nilait-lait ko talaga si Vilma Santos. Tapos wala sa script. Ang bilin lang na Inang, bahala ka ba sa laitin mo siya? Oo, yan ang ano ko. Bigyan natin ito susunod. Josa! Hindi natin alam na bago pa pala sumikat si Vice Ganda, nakilala na natin ang ilong niya.